kamay lang ang gamitin mo na pang tight sa kanya, hindi na yan siya natatanggal. Hey guys, magandang araw. Nandito na naman tayo sa isang panibagong video, no? Natakel ko na lahat ng sa about sa paggawa ng aking bahay. Ang hindi ko na lang na-tackle doon ay itong aking mga gripo, anong ginamit kong mga materyales sa pag-ano ko ng aking mga tubo dito, mga hose na ginamit ko. So ito ang aking ginamit na dito sa gripo ko sa aking lababo. Kung nakikita nyo yan, WG. Hindi ko na malala kung magkano ang bili ko niyan. Size hardware ko ito nabili. Ewan ko lang kung meron pa ito sa ibang mga hardware, pero size hardware ko ito nabili. So ayan. Tapos ito, tubo ito na nasa nakakabit doon sa likod. Ang ginawa namin, binutas namin yan gamit ang barena na malaki. Tapos papakita ko lang sa inyo kung ano yung ginamit namin sa likod. So ito yung gripo ko dito sa aking washing machine, oh. Naka-connect na yan siya. Open mo lang siya para magbuga na ng tubig dyan dito sa ating washing machine. Ito guys ay nilagyan ko ng goma kasi nabasag yung plastic. Hindi kasi dapat yung plastic ang nilagay ko dito na parang ganito. Kung nakikita nyo, ito dapat ang nandito. So nabasag siya, nilagyan ko na lang kasi wala pa akong ganito nung time na yon. Tapos kailangan na namin siyang gamitin dito sa washing machine kasi maglalaba na. Kaya ginawan ko na lang muna ng paraan. Tapos nakabili ako nito, hindi ko na nakabit. Mga isang taon na itong natingga. Hinihintay ko lang na masira ito kasi hindi pa siya sira hanggang ngayon. So kung nasira siya, palitan ko na nito. So ito yung sa CR ko, no? Ayan, WG din ang brand niya kung nakikita niya yan. Hindi pa ito sira ang kanyang gasket kasi hindi kagaya nung isa doon sa banggera na gamit masyado. So yan siya, hindi pa siya masyadong sira. Kagaya din nung nasa banggera ko, may tubo din yan siya papunta doon. So ito lang ang pagbibili ka nito, ito lang ang makukuha mo hanggang dito. Ito at saka itong shower na ano, kung anong tawag dyan, parang may hose siya. Tapos ikabit mo itong, kasi matatanggal to, ayan, isabit-sabit lang yan dyan. Ikabit mo to, gamit ang tux. May video ako nun, iwan ko lang kung ma-retrieve ko pa. Ngayon tingnan natin kung ano yung ginamit kong mga linya sa labas ng tubig. So ito yung doon sa aming banggera guys, ito yung likod ng aming banggera. Ayan yung aking connection dito. So kung nakikita nyo, straight lang yan siya. Tapos meron dito dito sa cross niya, parang ano bang tawag nyo to, T bang tawag nyan. Tapos tubo na yan siya na nandun sa loob, papunta doon sa yung gripo doon sa aming banggera. So yun ang ginamit ko, no? Plastic lang to na mga tubo. Ayan. Tapos ang maganda nito sana, aray, nasabit ako. Ang maganda sana nito ay ilubog mo siya sa ilalim dito sana. Tapos lagyan mo siya ng link packet dito. Ayan. Tapos yung tubo, lahat ito sana ay dapat nasa baba, nakalubog sa lupa. Pero nung ginagawa ko to ay nagmamadali ako kasi gusto na talaga namin lumipat. So hanggang ngayon hindi ko pa rin siya na lulubog. So dapat ilubog siya. So ayan, ginawan ko ng paraan. Ito, dito dapat dito kasi ito ay ginagamit sa wire. Pero para mayahawak sa kanya, hindi siya maglaylay, ilagyan ko yun. So huwag niyong gayahin yan, hindi yan ang standard. Meron ditong stagnant na tubig. Buhos natin to. Delikado to. Yan, may mga marami ng kitikiti. Baka madinggi tayo dito. Buhos natin. Ayan. So, tuloy tayo, no? So, pagdating dito, guys. Ayan. Ilagyan ko ng elbow. Connection na naman dito. Papunta dito. So, dapat nakalubog yun sa dapat sa lupa, ah. Kung nakikita nyo yan, mahirap siya ilubog. Yan, dapat dyan siya nakalubog. Or kahit man lang dito na lang siguro sana sa ano portion na to, para hindi naman siya nakaangat. Tapos ayan, yan, natanggal na. Naglaruan siguro ito ng mga bata. Yan.
So, magdadalawang taon na ito na naka-install, wala pa akong problemang ano, wala pa naman akong problemang malaki, hindi pa siya nagli-leak. Ito, ito yung sa washing machine. Yan, kung nakikita nyo, kagaya nung ginamit ko doon sa kabila. Tapos ito, ito yung sa CR. Yan, yung tubo papunta doon sa CR. So yan, mga plastic lang yan. Papakita ko sa inyo paano siya ikabit, paano siya i-join. Madali lang siyang i-join. So guys, ito yung mga ginamit doon na mga pang-joint, no? Ito, elbow. Ito siya, elbow, na ang kabilang part niya ay yung malalagyan ng threaded na tubo. Yung palusot doon sa aking, galing doon sa labas, papunta doon sa aking gripo sa aking banggera. So, yan siya. Ang gagawin mo nito, lalagyan itong teflon. Ito, teflon. So, bago mo siya ilagay dyan, para silyado siya, lagyan ng teflon. So, yan ang teflon natin. Bili ka din ito. Tapos, lagay mo dyan. So, ikaw nang bahalang magtansya kung gaano karami ang gagamitin mo para masilyado siya. So, yung mga yon, lahat ng yon, ilagyan ko ng teflon. So, yan. Madali lang to siyang gamitin, guys. Compare doon sa bakal na mga tubo. Kasi yung bakal na mga tubo, kailangan mo pang sukatin lahat. So, tingin ko, sukatin mo silang lahat, tapos dadalhin mo sila doon sa merong nagpo-turno, gagawa ng trade. Ito, meron kang mga mabibili na ganito, may trade na siya. So, ito, binili lang namin to, may trade na. Pero yung gagawa ka ng mga linya na malalaking tubo, ewan ko lang kung may mga thread na nakalagay doon, tapos ikaw nang bahala mag-assemble. Pero ito siya, madali lang, guys, kasi wala kang kailangang tools na yabi tubo or ano. Kasi ako nung gumawa ako, nung kinabit ko yung mga linya ko dyan sa baba, kamay lang ang aking ginamit para makabit siya. So yan, nakikita nyo, tinanggal ko yung takip niya, yung parang hawak sa tubo. Meron yan siyang ano dito, o-ring. Yung o-ring niya, ito yung magsisil, magiging silbing silyo niya sa loob. So ayan, ayan o, kung nakikita niyo yan, sana mag-focus, focus, focus ka. Ayan, kung nakikita niyo yan, o-ring, sakto yan siya dyan. Tapos papasok yan siya dito, kasi dito yan siya sa loob. Yan, yung o-ring. Tapos yung loob niya, ito, meron din siyang ganito. Yan, tutulak niya yan sa loob. Tapos ito yung parang lock niya. So, ang gagawin mo, papasok mo tong, kasi bakit ba kasi ginulo ko pa? So, yan. So, kalagay na yun sa loob para wag nang magulo. Wag mo nang i-disassemble. Ang gagawin mo na lang, pagtanggal mo nito, andyan na yung mga plastic sa loob, yaan mo lang yan siya. Tapos pasok mo tong tubo. Yan. Tapos assemble mo na. Pasok mo dun sa o-ring, kasi nandito ang o-ring sa loob. Yan, pasok mo dyan sa loob. Medyo matigas to siya, kasi itong tubo na ito, medyo malaki-laki siya compared dito sa ito. So, explain ko lang mamaya. So, yan, kamay lang ang gamitin mo na pang tight sa kanya. Hindi na yan siya natatanggal. Yung mga connection ko, mga linya ko ng tubig sa baba, halos dalawang taon na yon, wala pa akong naging problema. Siguro pag magtagal ang panahon, itong mga ito, baka mag-brittle or mabasag, or baka matamaan ng ano kung mabasag siya. Pero madali lang siyang i-repair, guys, kasi wala ka ng kailangan tools, kamay lang, ganyan lang siya. Itong couplink na to, elbow, itong elbow na to ay mura lang. Yan, nasama na yung o-ring. Mura lang to, guys. Pakikita kong presyo, nasa 62 itong elbow na ito. So, 62 pesos ang isa nito. Itong ganito, dalawang ganyan. Ito, yung
park na lalagyan ng ano, medyo mura siya, nasa 44. Yung T siguro, yung parang dalawang ganito na straight, tapos meron siyang ganyan sa gitna na ito, yung lalagyan ng tubo, hindi ko alam ang price nun, pero sa tingin ko mas mahal yun siya dito, so ipagpalagay natin nasa mga 70. Tapos itong, mag-ingat din kayo guys, kasi may tubo na maliit, ito medyo maliit siya, konti lang naman. Tapos ito, mas malaki siya compare dito. So, kung ako ang papipiliin, mas pipiliin ko yung medyo malaki-laki para ano siya, sakto yung baka kasi mag-leak. So, ito, itong blue na to, sakto siya masyado. May pagka ano pa siya, may pagka tight pa siya, pagka nakalagay na siya. Tapos, kunwari, mahaba yung linya nyo. Kagaya dito sa amin, maraming mga tubo dyan sa daan, nasasagasaan na plastic. Pag nagka-leak siya, pwede kang bumili nung join, yung straight lang siya na ganyan. Putulin mo lang yung tubo mo, tapos lagyan mo ng yung parang coupling ba ang tawag doon, na straight lang. Tapos agad ang trabaho. So yan. Sana ay naging informative ulit itong video na ito sa inyo, kasi napag-usapan na natin ng lahat dito sa bahay. Yun lang mga connection ko ng tubo. So yan. Sana naging informative ito at nagkaroon kayo ng idea sa pricing at anong mas magandang materialis. Mas matibay yung tubo na bakal compare dito, pero kung magsiservice ka nun, yung may gagawin kang ayusin, mas mahirap siyang ayusin. Pero kung ito, madali lang ayusin. So yan. Shoutout kay Robert Abatayo, no, sa kanyang pinadalang sombrero. Nakita niya ako na nagsusombrero. Pinadala niya ako. Kasi yan daw ang tatak dyan, JJ. JJ, J.I. Joe daw. So, buti na lang, hindi naging GG. Baka ma-GG tayo. So, yan. Shoutout din sa ating mga subscriber dyan. Yung mga nag-comment sa nakaraan kong video. Shoutout kay Mighty Rennie, Louis Boy de la Cruz, Contrabida, Gilbert Salvador, Renan Galion, Glenn Joseph Cruz, Oligario Calao, Leslie Serpino, Sniper Elite, ang makulit na laging nag-comment. Salamat Sniper Elite sa iyong laging suporta. Ang hirap basahin ang pangalan niya, QWERTYHGFDS. Salamat sa support mo sa aking channel. Sheila Sheila Maglasang, Janice Enhente M, sister ko, meron din siyang channel. Kung gusto nyong mapanood, visit nyo lang yung Janice Enhente M na channel. Mary's Vlog, salamat sa support mo sa aking channel, ma'am. Meron din itong suggestion si QWERTYHGFDSA. Grabe na pangalan. Sabi niya, sir, vinyl tiles ang maganda dyan. Oh, maganda nga yung vinyl tiles sa pagkakalam ko. Kaso lang, mas mahirap siyang ikabit kasi kailangan mo ng adhesive or rugby ba ang ipangdikit. Tapos, itong side ko, merong mga nakaumbok-umbok na mga rivets. Kaya linoleum ang ginamit ko. Tapos meron pang isa dito na nagsabi, Glenn Joseph. Sabi niya, duct tape sir, mas maganda sa... Oo, mas maganda yung duct tape. Kung may duct tape kayo, duct tape ang gamitin nyo dun sa mga dugtungan. So nakaraan kong video. Tapos wallpaper daw yung sa ating dingding. So mas maganda nga yun na mga suggestion. So hanggang dyan guys sa ating video. Sana ay naging informative ulit itong video na ito sa inyo. At may idea kayong nakuha about sa plumbing sa inyong bahay. So hanggang dyan guys, hanggang sa susunod kong video, keep on supporting, be safe. Salamat, peace.